So ayun, nakalagin na, no? So siguro wala pa kayong access dito sa gitna. Makikita nyo sa lower left, nakalagay doon access. So click nyo lang yan. Tapos malamang wala pa nakalagay dito yung sa ano. Pwede nyo i-click yung sync axis. Tapos lalabas na dapat yung mga axis na yan. So, siguro wala pa yung ano, wala pa yung idea sa mga cards, diba? So, para makita nyo, depende sa kung anong binigay sa inyo ng manager nyo or kung ano yung binigay yung axis, click nyo lang yung view details. Tapos, magpapakita dyan yung cards. So, itong apat yung cards na yan. Tapos, para maano nyo, para malaman nyo kung ano yung mga magagandang cards, pwede kayong tumingin doon sa card tier list. So, ito yung link. Tapos, doon sa, kailangan nyo rin aralin yung buffs and debuffs. Ayan. Dito sa link na to. Meron ding battle guide. Okay? So, yun. So, aralin nyo yan. Mas okay na basahin nyo siya beforehand para alam nyo siya kung ano, kung lalaban na kayo sa arena. Although, kung gusto nyo mas madali kayo matuto through experience, diba? So, dyan na. Diba? So, arena na lang kayo. So, susunod na punta natin yung teams. So, depende kung nakuha nyong scholar account is meron ng teams or bago pa lang. So, kung bago pa lang, malamang wala pa tong laman. So, pwede kayo mag-create ng new team. Tapos, ito, click nyo lang yung plus sa taas para magdagdag kayo ng axis. So, ito tayo. Click natin yung plan. Dagdag tayo ng beast. Dagdag tayo ng ako. Okay, so, depende yun sa kung anong naibigay sa inyong axis. So, susunod is positioning. So, usually, nasa harap yung pinaka-tanky nyo, which is ito. Siya yung pinakamalaki yung buhay. And 59 yung health. Tapos, susunod usually yung beast. Yan. Tapos, idudulo nyo yung pinaka-damage dealer nyo. Yan. Pangalanan nyo pala muna siya. Team Pura. So, pwede nyo rin i-edit yan. So, edit. Diba? Kung gusto nyo baguhin yung positioning. Okay. So, anong dapat na position? So, bakit ko nilagay doon sa taas? Pwede ba sa gitna? Pwede rin sa gitna. Pero, usually, nilalagay ko siya sa gilid. Sa taas. Kasi kapag meron kayong nakatapat na nasa magkabila, for example, ganito. Yung mga nasa gitna, pipili lang siya kung taas o baba yung titirahin niya. So, kadalasan, ganyan yung ginagawa ko. Those personal preference lang naman yun. So, save ko siya. Okay? So, ayan. Ano yung mga best team composition for beginners? So, usually, ang binibigay is plant, beast, saka bird. Kasi, usually, yung bird is may backdoor. So, more of that later na lang. So, ayan. So, meron na tayong teams. So, na-sturo ko na yung positioning. So, ayan. Ito yung, dito na mapapasok yung energy. So, usually, kapag bago pa lang yung account, level 1 pa lang yung access nyo. Nakita nyo dyan. Itong mga to, level 6 na. Ito isa, level 1. Okay. Meron ako level 22, pero nailipat ko na yung mga kasama niya sa ibang account. Yan. So, usually level 1, pagka bagong bilhin yung Axie o bagong transfer. So, ang energy niyo ay nandito sa taas. So, upper left. So, ito. So, kapag kinlik niyan, makikita niyo rin. So, ang 3 to 9 Axies ay 20 energy na mag re-refresh every 6 hours ng 5 energies. So, kapag 40 energy kayo, every 3 hours yung refresh, dapat 10 to 19 access yung pag-aari nyo. Kapag 20 or more, may 60 energy na kayo. Okay. Pero usually, 3 to 9 lang. Or 3 access lang kada isko account. Okay.
So, ayun. So, kapag beginning, so, sa level 1, ang suggested namin is pure adventure lang para mapalevel niyo yung access niyo. Bakit? Kasi sa adventure, kung click yan, meron ditong ito sa middle left, nakalagay doon yung SLP. So, dito sa adventure, mas mataas yung level, mas mataas yung SLP na binibigay. Pero hindi mo kakayanin yung mataas na level kung mababa yung level ng access mo. Okay, so dito papasok yung XP farming. So, kapag may energy ka dito, makakagain ka ng XP. Okay? So, kapag wala kang energy, SLP yung magigain mo. Okay? So, kailangan mong ipa-level, farm ka muna ng XP, hanggang sa matapos mo yung level 21. Okay? So, 21. So, itong level 21, kapag natapos mo yan, saka ka na tumigil, or kung gusto mong tapusin hanggang level 36, why not? Pero, ito yung suggested namin na dapat natapos mo yung level 21 sa adventure bago ka tumigil maglaro ng adventure ng ginagamitan ng energy. So, ayun. Para madali mong makuha yung 100. Okay? Bakit level 21 pala? So, dito, may dalawang stage, dalawang level na may nagbibigay ng one-time SLP reward. So, yun yung level 21, which is 200 SLP, saka level 36, which is 300 SLP. Okay, so, yun. Susunod is arena. Okay? So, kapag, for example, naggawa mo na 21, level 21 ka na sa adventure, pwede ka nang mag arena. Okay? So, sa arena, kapag wala kang energy, wala kang SLP na makukuha. Kapag, tumataas o bumababa yung MMR mo, which is yung rank mo, andito yun, yung current ranking mo ay nandun sa, dito sa pangalawang button sa baba ng arena. Ayan. Ay, battle logs pala yun. So, ito yun, sa unang button. Okay? So, ngayon, currently, ako ay nasa 1667. Okay? So, bakit pala? Anong kagandahan dyan? So, kapag mataas yung ranking mo, meron kang reward, which is, ito. So, for the top 101 to 200, 27,500 MAXS. So, ang 1AXS ay 1,000 MAXS. So, basically, yung kapag nakaabot ka ng top 200, meron kang 27 AXS. Okay? So, yun. Ayan. Bakit pala kailangan magpataas muna sa adventure? Bukod dun sa 100 na SLP dito, meron tayong daily quest. Okay? So, daily quest natin, kag pinindot nyo sa gilid ng pangalan nyo. So, daily check-in. Check-in tayo. Complete 10 adventure mode levels. Okay? So, kaya namin sinasuggest na pataasin yung level ng access nyo para dun sa loob ng 10 adventure mode levels nyo, makuha nyo na agad yung 100 SLP sa adventure. Okay? So, pagka nakuha nyo na yun, sa 10 adventure mode levels nyo, pwede na kayo mag-grind sa arena. So, kapag mataas na yung sa adventure mo, pwedeng lahat ng energy mo, i-google mo na sa arena matches. Kasi sa adventure, hindi naman kailangan ng energy para makuha yung 100 na SLP. Okay? So, kapag nakumpleto mo yan, win 5 arena matches, saka complete 10 adventure mode levels, makakakuha ka ng libreng 50 SLP. Okay? So, kung i-compute natin, ang minimum na kitaan per day ay
150 SLP. Yun ay kung 0% kang win rate sa arena. Given na mataas na yung access level mo. Okay? So, ayan. So, try natin mag-arena. So, arena gameplay. Kiklik nyo lang yan, tapos maghanap siya ng kalaban. So, ayan. So, pwede nyo tingnan yung cards ng kalaban nyo by clicking the Axie. Ayan. Okay? Click nyo lang yan, tapos mababasa nyo yan. So, mas okay na, basahin nyo na rin talaga beforehand para alam nyo na kung ano yung mga effects nun. Okay, so, ngayon, pwede kang mag-pass. Okay, so, before, 3 energies lang yan sa first round. Tapos, kada round, may dalawang energy na madadagdag. Okay? Pwede tayo mag-pass and turn lang. So, nag-pass din siya. Diba? So, feeling ko, atakihin niya yung backlaner ko. Or, atakihin niya yung plant. Okay? So, pwede tayo maglagay sa plant. Pwede rin tayo maglagay sa backlaner natin. Since, meron tayong dalawang, may tatlong energy pa tayo natitira. Ayan. Okay? So, enter. So, nag-iisip siya, no? So, tumira siya. Papatay niya yung plant. List yung plant niya. Papatay ba niya tayo? Uy, may critical. Sakit. Okay, nag-heal siya, no? Still tayo ng energy. Okay? So, less likely na mabuhay pa yung ano natin. Pero, baka isipin niya, ay, mamamatay na yan. So, gamitan natin siya ng psychological warfare. Okay? So, 160. Feeling ko hindi niya papatayin yung dulo kasi ginamit na niya yung energy niya kanina. Dalawang cards. Mamatay na rin siya talaga. Okay. So, hindi rin tayo binigyan ng Ronin. No? Pero meron tayong apat na energy. Pwede ba ako mag-pass? Pass tayo. Patayin niyo yung list natin. May 6 energy tayo. Pwede na siguro yan, no? Yan, matay siya. So, mauna tayong tumira ngayon. Mapapatay natin yung beast niya. Kaya na kaya yan? Try natin. Okay. So, hindi na siya tumira. Meron ba itong defense? Uy, mataas yung defense niya. Nag-ipon lang siya ng tira. Okay. Tayo sa 110 yung damage. Matay kaya siya. Try natin. Ang taas ng ano niya, defense niya. Pili ko hindi siya mamamatay. Okay.
tanong, mapapatay kaya niya tayo? Hindi niya tayo pinatay. So, magiging ganun din kaya kataas yung defense niya? Ayan. Kaya natin siyang patayin. Okay. So, congrats. Nanalo tayo, no? So, ayan. Since may energy tayo, is victory. Meron tayong additional na MMR. Tapos, meron tayong additional na SLP. Okay? So, yun yun. So, try natin mag-adventure. Adventure tayo. So, since level 6 pa lang yung axis ko, at feeling ko, kaya ko ng level 7, punta tayong level 7. So, ang kaibahan, sa adventure, apat yung initial na energy. Okay? So, apat na cards na may one energy yung pwede mo itira. So, itong lahat pwede ko siya itira. Kasi, ito ay zero energy. Cotton tail. Okay? So, kung papansin ninyo, kanina nag-ipon tayo ng energy. Tapos dito, inuuna natin na tumira. Bakit? Kasi hindi sila nag-iipon. So, lagi lang sila tumitira. Okay? So, kapag ganon, nag-ipon ka, malamang sa malamang mamamatay yung plant mo. O yung tank mo na nasa harap. Okay? So, kapag hindi mo sure na ano, lagyan mo lang ng shield yung tank mo. Pag hindi mo sure na mapapatay mo sila. Okay. So, mali pa nga yung positioning ko. Kasi nasa gitna yung beast. So, dapat inangat ko rin siya doon sa taas. Okay. Papas na lang ulit ako. Pagdadasal ko na hindi siya mamatay. So, hindi pa siya namatay. So, pwede naman natin siyang patayin. Hindi pa rin yata. Pero hindi na natin pwedeng parangan na mamatay yung plant natin. Ah, kaya na. Nice. Good job. So, dito, meron tatlong level kasi level 7 na, no? So, balik tayo sa level 1 mamaya para mapakita ko sa inyo. Ay, dun dito sa mira. Ayan, o, diba? Since nasa gitna siya, pipili lang siya kung nasa taas or sa baba sa titira. Namatay na yung plant natin. So, kapag ganun, minsan medyo normal siya sa ruins, diba? Sa adventure. As long as yung backliner niya medyo matibay, so okay na yan. So, mapapatay na natin yung isa. Kailangan na natin bawasan yan. Meron ba shield? So, meron siyang
card na may shield. So kapag gano'n, dadagdagan nyo yung card na ito-play nyo. Para sure boy, mapapatay nyo siya. Ayan, namatay naman siya kahit hindi. So, nag-iisa na lang yung Axel natin. Okay na. Piling ko, kaya naman natin siya tapusin. Para na lang kapag i-heal siya pa ulit. Hinil nga siya nung... Ah, hirap. Okay. Okay, so... Kaya lang. Kailangan lang talagang... Tsaga lang din. Sakit pa. So, piling ko magpapatay na natin yung isa. So, unahin natin yung heal. Para... So, yun. Kapag mayroong shield yung kalaban mo, eto, yung isa. Always make sure na dadagdagan niyo yung cards niya. So, same goes with arena. Ayan. So, good job. So, since meron tayong energy, makagain tayo ng experience. Okay? So, meron pang 5 SLP. So, kanina tatlong, parang tatlong levels yung isang level, no? So, eto, kag nagsimula kayo, eto siya, Ruins 1. Okay, so, eto medyo madali na to for my axis, di ba? Kasi, napa-level up na sila. Pero siguro mga 3 rounds to sa inyo, or 2 rounds, depende. Minsan yata nagpa 5 rounds ako dito dati. So, mag-grind pa ako ng dailies ko. Okay? So, kayo din. So, yun lang muna for now. So, keep on grinding, guys.